historia, ni María Antonia Barrio. Malalaman din naman niya. Pero ako dapat ang magsabi nun. Para magsinungaling at paikutin siya. Hindi ganyan ang intensyon ko. Kahit duda ka, mahal ko si Maria. Ako pang lolokohin mo, utang na loob. Alam kong pinaglalaruan mo lang siya. Kilalang kilala na kita, Luis Fernando. Natutuhan kong mahalin si Maria. Hindi ko alam kung bakit, pero totoong mahal ko na siya. Pues sayang at dinadala ngayon ni Soraya ang anak mo at kailangan mong maging mabuti. Mapipigilan yan ang pagmamahal mo para kay Maria. Oo, mapipigilan. Pero hindi pang matagalan. Basta, gusto kong matutuhan ang lahat, Miss Caro. Kaya nga ako nandito para turuan ka. Gustong gusto ko kayo talaga, alam nyo ba yun? At ipinapakita niya na matalino kang babae. Hindi ka mahihirapang matuto. Talaga? O, sigurado ko. Ay, kung ganun tayo na, ano pang hinihintay nyo? Tayo na, Miss Caro. Gawin nyo ako gaya ng sinabi ni Tito Fernando na isang eleganteng dalaga. Para maipagmalaki niya ako. Para kapag nagkaroon na ako ng nobyo, hindi niya na magagawang tumingin sa iba. Sa akin na lang. Anong ibig mo sabihin? Na huwag mong samantalahin na nangyayari para mahalin ka ni Maria. Malaya na sa'yo si Maria kapag kinasal ka kay Soraya. Ang plano ko ay sa West lang kami magpapakasal. At ididiborsyo ko siya kapag naisilang na ang bata. Diborsyo agad? Ano ba ang plano mo? Paiibigin ko ulit si Maria at pakakasalan ko siya. Tatanggapin ka pa ba niya? Sisiguraduhin kong oo. May sapat akong panahon para mahalin ako ni Maria. At iniisip mong mauwi sa pag-ibig? Alam ko matututuhan din niya akong mahalin. At siguradong malulungkot ka lang muli oras na bumalik na ako sa kanya. Hindi mo ba siya hahayaang maging masaya? Hindi siya magiging masaya sa'yo kagaya kung paano siya naging masaya sa akin. Kung ganun, yan ang abangan mo! Tingnan natin. Hindi. Hindi maaari. Hindi maaaring mangyari yun. Hindi pwede. Anong sinasabi mo, Iha? Mukhang malayo yata ang isip mo sa klase natin. Nako, hindi po. Nakikinig po ako sa inyo. Ang sabi niyo pa nga, dapat maghugas muna ako ng kamay bago ko kumain. At saka, para malaman niyo, naghuhugas ako ng kamay araw-araw. Ay, nako, huwag na po kayo magalit, Miss Caro. Ituloy na natin. Si Tita Victoria. Nasa kwarto niya, senyorita. Sige po. Hello, Luis Fernando. Hello. Sabi ni Tita Victoria, paay ka na raw magpakasal sa akin. Yan naman talaga ang gusto mo, hindi ba? Sumusumpa ako sa'yo. Kung hindi lang ako buntis, hindi ako magmamakaawa sa'yo. Lalo na kung alam kong hindi mo ako mahal. Kahit pa paano, salamat. Ang lahat ay para mapagtakpan ng mali at hindi ka mapahiya. Pero higit sa lahat, para hindi isilang ang anak ko na walang ama. Walang kasalanan dito ang bata. Kailan tayo magpapakasal? Kayo ni mama mamili ng petsa. Wala akong pakialam dyan kahit ano. Ha? Siya pa. Sa West lang tayo magpapakasal. At walang handaan. Kung meron man siguro isa lang tong maliit na family reunion. Pero akala ko pwede na tayong... Sa West o wala ng kasalan? Eh di sige. Kung yan ang gusto mo. Pero hindi ba tayo magbabiyahe para sa ating honeymoon? Mga ilang araw lang. Para hindi lumikha ng mga pagdududa na nagpakasal lang ako. Nang pwersahan sa'yo dahil sa mga pangyayari. Pero hindi dahil mahal kita. Gusto kong pumunta sa beach. Depende kay na mama at papa. Total, sila naman ang gagasto sa lahat. At sasabihin ko sa'yo to para maging handa ka. Pagkatapos mong maisilang ang bata, ididiborsyo na kita. Tandaan mo yan. Ididivorce mo ako. Hindi mangyayari yun. Pwedeng tumuloy, tita. Oo, Soraya. Tuloy. Kumusta ang pakaramdam mo, Iha? Isipin mo yun. Nakita ko ng sarili kong naiskandalo. Pero dahil nakapag-isip-isip si Luis Fernando at ngayong handa na niya akong pakasalan, maganda na ang pakiramdam ko. Nakasalubong ko siya ngayon sa baba. Paano kanya trinato, Iha? Napakalami. Sinabi niyang magpapakasal lang kami sa Huwes. At walang handaan. Alam mo, Iha. Opo, tita. Naiintindihan ko. Ang mahalaga ay pakasalan niya ako. Pero sinabi niya rin sa akin na plano niyang i-divorce ako pagkapanganak ko. Depende yan sa'yo kung ayaw mo mangyari. May sapat kang panahon para mahulog ang loob niya sa'yo, para mahalin ka niya at masanay siya sa'yo. Iniisip kong gawin yan, tita. Ang hindi ko alam ay kung saan kami titira. Dito muna kayo.
Si Luis Fernando dapat magtrabaho at gawin ang kanyang mga responsibilidad. Pag kaya nyo na, pwede na kayong bumili ng apartment. Pero, anong gagawin ko kay Yaya Calixta? Hindi ko siya pwedeng iwan mag-isa. Isa pa, kailangan ko siya. Alam mo yung tita, sanay na ako sa kanya. Pwede mo siyang dalhin dito. Ang daming mga kwarto dito. Masaya ka na? Maraming salamat, tita. Magandang idea yan. Ayon kay Luis Fernando, tayong dalawa raw ang bahala sa petsa ng kasal. Napag-isipan ko na rin yan, Soraya. Sa katapusan ng buwang ito, magiging asawa ka na ni Luis Fernando. Parang konti lang ang dadalo sa kasal, tama ba, Carlota? Paano? Isa itong pwersahang kasal gaya ng sinabi nung sampin. Carlotita, saan ko ba pwedeng ilagay itong mga bulaklak? Ilagay mo lang doon. Si Senyora Victoria ang magsasabi sa atin kung saan. Ay, ang dami pang gagawin. Mga 2 oras na lang simula na ng kasal. Kung ganon, bilisan na natin. Hindi ba darating ngayon ng teacher mo? Hindi, Aling Lupe. Dahil ngayon ay araw ng kasal ni Soraya at Luis Fernando. Nakakalungkot ang kasalan na ito. Walang masyadong handa, kundi konting salo-salo para sa pamilya. Huwag ka nang malungkot, iha. Mas mabuti na ang ganito. Masyadong malungkot. Ikakasal na po siya. Si Luis Fernando, ha? Ikakasal na kay Soraya. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko alam kung kakayanin ko pa to. Maria! Maria! Nariyan ka ba? Ay, umalis ka sa kwarto ko! May sasabihin lang ako. 2 salita sa'yo, Maria. Pero ako, wala akong sasabihin sa'yo. Senyorito, utang na loob. Iwan mo muna kami, Lupe. Huwag, Aling Lupe. Huwag kang aalis. Sige. Okay lang. Pwede ko namang sabihin ito sa harapan niya. Ano ba yun? Hindi mo nakikita ngayon ako makinig sa'yo. Maria, inuulit ko na ang tanging rason kaya pakakasalan ko si Soraya ay dahil sa anak ko. Sa West ko gusto magpakasal. Para paglabas agad ng baby, ididiborso ko siya. Tapos wala na makapipigil sa akin na maging masaya kasama mo. Alam mo, gumising ka na sa panaginip mo. Wala kang mapapala sa akin, okay? Maniwala ka sa akin. Ikaw lang ang mahal ko. Hanggang ganyan na lang yan. Dahil hindi ako mangaagaw ng asawa ng iba. O ng ama ng isang inosenteng bata. Maria, makinig ka sa akin. Tama na yan! Utang na loob! Ang sabi mo, 2 salita lang. Pero ang dami mong sinabi. Pakiusap. Pwede ba? Mabuti pa, bumaba ka na sa kasal mo. Ilang sandali na lang, ikakasal ka na. Ikakasal ka na kay Soraya. Alis na. Ayoko nang makinig pa sa'yo. Nabasa mo ito? Ikakasal ng lalaking iyong minamahal. Oo, ngayon ang kasal niya. Pagkatapos, babiyahe sila para sa kanilang honeymoon sa isang beach. Anong iniisip mo? Pupunta ka sa kanilang kasal? Hindi, Dahlia. Doon ako pupunta sa kanilang honeymoon. Inihahayag ko ngayon na kayo ay mag-asawa na. Mahal kita! Mahal kita! Thank you. Inihahayag ko ngayon na kayo ay mag-asawa na. Congratulations. Ito na siguro ang pinakamaganda mong nagawa. Huwag ka masyadong umasa kay Maria. Hindi kanya papatulan. Napag-usapan na natin ito. Tingnan na lang natin. Vladimir! Sa wakas ako ng napakasaya niyang asawa. Pinili mo siya. Nagawa ko ang paikuti ng isip niya, pero ang puso niya malayo pa. Hindi yun mahalaga. Ang mapangasawa siya at makuha ang parte ng kayamanan ni Uncle Fernando ay sapat na sa akin. Tanggapin mo na lang.
Ako ang asawa niya. Oo, ikaw na nga asawa niya. Pero ito ang dapat mong tanggapin. Ayaw niya sa'yo. Wala siyang pakialam sa'yo at lalong hindi kanya mahal. Nakuha mo? Dahil isa lang ang mahal niya. Ako lang ang minamahal niya. Ako lang. Yun lang ang paniwalaan mo. Yun ang sinabi niya sa akin bago kanya pakasalan. Naiintindihan mo? Mas masakit yun, hindi ba? Hampas lupa. Sampid ka lang dito. Balandi ka. Oh, mahimik ka. Alam kong nararamdaman mo. Naiintindihan ko. Uulitin ko, hindi ka nag-iisa. Nandito lang ako. Vladdy. Vladdy. Pwede ko siyang maging girlfriend. Girlfriend ko.